Kaduit, welcome back sa YouTube channel ko na You Do It. Sa araw na to, isishare ko sa inyo ang tungkol sa carburetor. So, meron tayong dalawang carburetor dito. Magkaiba sila. So, ito is manual choke. And then, ito merong automatic choke. So, isishare ko sa inyo kung ano yung advantages at saka disadvantages nila. If ever na masira yung inyong carburetor, at bibili kayo ng bago or replacement or surplus, at least meron kayo idea. So, sa video na to is all about yung advantages nito versus dito. Tara mga kaduit, samahan nyo. So, dito mga boss, ito yung ating stock na carburetor. Meron tong daanan ng tubig dito or coolant. Ayan. Ayan siya. So, para yan dito sa ating automatic choke. Ayan. Then, meron din siyang 1, 2, 3, 4, 5. 5 na vacuum port. Ayan. So, ito yung ating spare na carburetor. 2 lang yung vacuum port niya. And dito sa ito yung kanyang manual choke. Cable operated siya. Ayan. Ayan, dito kinakabit yung cable. Ayan. 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 So, mga boss, titignan natin yung kanyang advantages and disadvantages ng dalawang different type of choke control. So, ito is gumagamit siya. Yung opening ng ating choke plate is based doon sa temperature ng ating engine. So, based sa temperature, so gradual. Yung dahan-dahan yung opening nito, yan, dahan-dahan yung opening ng ating choke plate based sa increase ng engine operating temperature niya. So, yan. So, pagdating sa efficiency, yung effectiveness niya for to operate yung yung choke plate na to is mas efficient and fuel yung fuel consumption niya is mas maganda compared dito sa manual. So obviously pag manual is halimbawa mainit na yung ating makina at nakalimutan natin i-open siya, so ang mangyayari is nare-restrict natin yung flow ng air na pumapasok dito. So, pag nare-restrict natin siya, is mas dynamic or mas bumibilis yung pasok ng air papunta dun sa ating carburetor. So, pag mabilis yung yung dynamic or yung flow ng air, is malakas ang buga ng ating carburetor ng fuel papunta dun sa combustion chamber. So again mga boss, ulitin ko lang. So in terms of fuel efficiency, mas efficient itong carburetor na to compared dito. Pero pagdating sa power manipulation, mas control mo dito compare naman dito. So mas advantage to. Dahil efficient yung kanyang fuel consumption dahil sa automatic nga yung kanyang choke opening and closing. So, gradual lang siya based sa engine operating temperature. Assuming na operational lahat ng dun sa kanyang choke assembly. Yan. Ito, kaya naman siya mas namamanipulate mo yung power ng ating engine dahil sa manually control nga yung ating choke plate. Ayan. So, makokontrol mo yung dynamic ng air kahit na mainit na yung ating makina. For example, naka-open yung ating choke plate pag mainit na yung ating makina. Ngayon kapag, although kahit na mainit na yung ating makina at in-adjust nyo yung choke plate na ganyan, is mas dynamic yung pasok ng hangin kasi mas yung differential pressure. Mas malaki yung differential pressure na nakikreate dito. So,
So isa sa advantage also sa ganitong carburetor is simple lang yung kanyang operation kasi wala siyang masyadong accessories. So yun nga, manual control lang yung kanyang choke plate. So dito naman is yung kanyang choke assembly, automatic choke assembly, meron kang ano, yun nga, itong accessories na to, at saka itong mga to, so dapat gumagana siya para maging efficient din yung itong carburetor na to, para yung opening ng choke plate is tama. So dito mga boss, dito sa carburetor na to, dalawa yung kanyang power valve, dito isa. And then, isang accelerator pump, dito naman, isa din. So, yung ating, ano, power bulb ay connected po yan sa ating main circuit. Sa main circuit, composed yan ng, ano, pilot jet at saka main jet. So, bawat carburetor, meron tayong pilot jet at saka main jet. And then, dito din, meron din pilot jet at saka main jet. So yung pilot jet is for medium speed, and then yung main jet natin is for high speed engine requirements. So eto mga boss, is ang function ng ating power bulb is to provide additional fuel dun sa ating main jets or pilot jets, sa ating mga jets ng ating carburetor, basically. So, mag-ooperate lang to depende sa drop ng vacuum ng ating engine. Kasi, vacuum, ano to eh, vacuum controlled ng yung ating power bulb. Sa, ito sa pilot jet, yan, pilot jet yan. Yung isa ay nakakonect yan dito sa main jet. So, dito, magtataka ka, is walang isa. Kasi yung isa dito, controlled siya, hindi siya controlled ng power bulb. Controlled siya ng yung needle bulb niya na nandito. So, ito, wala siyang needle bulb. Ayan. So, mamaya pag binuksan na natin to, ayan, wala siyang needle bulb dyan. So, mamaya pag binuksan natin to, makikita natin yung difference. So, ayan. So, ang tanong, ano bang mas advantage? Yung dalawang power bulb o yung isang power bulb? So, dito mga boss, yung ating ano, ito is hindi na natin na-adjust yung ating power bulb. Unlike dito sa isa, pwede nating ma-adjust yung kanyang needle. Yung kanyang needle na nandito. So, merong ano yan, 5 slot para ilipat yung ring. Para maging reach or maging lean yung adjustment. So, yun. So, advantage yun para ma-adjust natin yung fuel na papasok no, or inilalabas ng ating main jet. So, unlike dito, hindi na natin ma-adjust kasi naka-fix na siya. Ayan. So, ang disadvantage naman dito, since na-adjust natin yung ano, yung kanyang needle, sometimes nilalaro natin yan, na-alter natin yung kanyang performance. Yun. So, kung hindi tayo sigurado dun sa pag-a-adjust, so maaaring mabago natin yun. Ngayon naman mga boss, ang operation kasi ng power bulb is based sa drop ng vacuum. Hindi sila same ng vacuum requirements para mag-open. So, itong pilot jet is maliit lang yung vacuum drop dun sa ating ano, sa ating carburetor or sa ating engine, mag-open na siya. So, mas mauunang mag-open itong pilot jet. Then kapag mababa na yung drop ng pressure is eto na. So, dalawa na sila mag-ooperate. Ayan. So, to provide lang additional power. Although, yung ating main jet and pilot jet is
mamaya makikita natin, bubuksan natin yan dito. So, mag-ooperate pa rin kahit walang power bulb. Ayan. Kasi yung jets niya is nandito sa ating ano, ayan, nandyan na sa loob. So, ito additional ano lang to, additional fuel for additional power requirements. Ayan. So, kung titingnan natin dito sa ilalim niya, so, bubuksan lang natin to. Ayan. So, ito yung kanyang sa baba. Then, ito din naman. Ayan. Ang ganyan. Ayan. Ayan. So, ito yung ating ano, ilalim ng ating carburetor. So, ito yung ating pilot jet. Ito yung ating main jet. Mas malaki ang butas ng ating main jet. Ayan. Mas malaki butas nito. Ito maliit lang yung butas niya. So, pag malaki, mas madaming volume ng fuel ang dumadaan dyan. Ayan. Tapos, ito yung ating power valve. So, pag nag-open yan, mayroong bulidas at saka spring. Ayan. So, mag-open yan. Papasok dito ang fuel. Then, lalabas dito. Then, ito, connected yan dun sa ating doon yan, connected dyan dun sa ating ano, jets papunta dun sa ating venturi yan, sa body ng ating carburetor na ano, daanan ng hangin. Ayan. So ganun din sa ating ano, stock ng carburetor. Ito yung ating pilot jet, then ito yung ating power valve. Ayan. Ayan, power valve yan. So pasok ng fuel dito. Pag nag-open yung bulb dito, yung bulb, then lalabas dito yung fuel. Ayan. So, ito. So, dito, dalawa yung kanyang power bulb. So, nandito yung kanyang power bulb dito. Ayan. So, again, ito yung ating ano, pilot jet, main jet. Ayan. So, ito yung malaki na yan. Ayan. So, ito yung ating main jet. Mas malaki yung butas niya. Ayan. Ito yung ating pilot jet. So, basically, ito, nakababad yan sa gasolina. So, kahit na hindi gumagana yung ating, ano, na yung power bulb natin, kasi minsan yung power bulb natin nasisira yung diaphragm. Ayan. So, kahit na hindi gumagana yan, meron gumagana pa rin yung pilot jet at saka main jet mo. So, dito po mapasok din yung, ano, yung dito po mapasok yung air and fuel. Yan dyan. Papunta doon. So, pasok dito. Papunta nga dito sa ating venturi. Yan. So, yun nga, yung ating power bulb, it provides additional fuel lang pag nangangailangan yung engine ng more power. Yan. So, ito naman yung ating ano, pilot jet. Ito, pilot jet yan. So, yung ating pilot jet, ayan, naka-link yan dito. Ito, ayan. So, instead na mahabang ganito, so, ito. Ito yung ano niya, ayan. So, ito yung ating pilot jet, ito. Ito, nakababad dyan sa gasolina. So, kahit na hindi functional yung ating power bulb, meron pa rin. Gumagana pa rin yung pilot jet. And then, ito yung ating main jet. Ayan. Main jet, maliit siya pero malaki yung butas compare sa pilot jet. So, tandaan natin, pag malaki ang butas, malaki yung volume ng fuel na dumadaan dyan compare sa maliit na butas. So, madali niyong ma-identify kung ano yung ano yung main jet and pilot jet. So, importante kasi malaman kung ano yung main jet and pilot jet para pag nagka-problema kayo sa hesitation under high speed or high load, alam nyo na kung ano yung ito troubleshoot nyo na jets. So, dito naman sa side na to, mga boss, titingnan natin yung kanilang
difference and advantages and disadvantages. So ito yung kanilang fuel cutoff valve. They call it idle solenoid valve or idle idle valve. So ayan. So dito sa ating itong carburetor na to is threaded type siya. Ayan. Threaded type siya. Tapos ito plug. Plug type. Tapos meron siyang ano, yung parang lock. Ayan. Ito. Ito parang meron siyang lock. Ayan. So ito, ang advantage naman nito, mas secure siya. Ayan. Kasi naka-thread siya. Ito naman kasi, ayan. Ito lang yung kanyang lock. Ayan. So, ito kasi yung bago kong bili. Tapos, linagyan ko to ng rubber kasi yung kanyang ito, yung ukbo, is napaka ano lang, mababa lang siya. So, hindi siya talaga dumudulas. Ayan. Ayan. So, hindi siya naglalak. Ayan. So, hindi siya naglalak. So, kung mapapansin nyo, ito yung aking original. Ayan. So, maano yung umbok niya talaga. So, yun. Kaya, linagyan ko to ng rubber dito para hindi mag-leak. Para, makakalang ito. Ayan. Again, mga boss, pagdating sa spare parts, so, ano, mas advantage ito compare dito. Kasi hindi lahat ng spare parts ng ano repair kit na nandito is magagamit mo para dito. Ayan, magagamit mo para dito. So most of the ano yung spare parts dito, yung sa carburetor repair kit ay magagamit mo yung iba dito. So mas madaming parts dito na pwede mong ilagay dito compare dito. So, halimbawa mga boss, is yung kanilang, ito. Ito mga boss. Ayan. So, ang pagkakaiba nila is yung kanilang idle mixture screw. So, dito, ito yung kanyang idle mixture screw. Ayan. And then, dito, ito yung kanyang idle mixture screw. Ayan, malaki yung kanilang difference. Ayan. Ayan, malaki yung kanilang difference. Ayan. So, ayan mga boss, malaki yung kanilang difference. Although, same lang sila ng height. Pero yung shape ng kanilang needle is iba. So, eto, mas gradual yung kanyang opening and closing noong kanyang butas. Ayan. Ito naman. Ayan. Ayan. So, yun nga. Pagdating sa repair kit, is mas madaming available nito. Compare dito. Ayan. Sa original carburetor pa to eh. So, ayan. So, ito wala lang to siyang spring, pero basically may spring yan. Ayan. Ayan. Pag tinignan natin to, ayan. Wala siyang needle dito. Ayan. So, meron, pero meron pa rin yan siyang function mga boss. So, mamaya explain natin kung ano yung function nito. Ayan. So, yan. Dahan-dahan lang mga boss pagbukas kasi may spring to para hindi tumilapon. Ayan. Ayan. So, meron siyang spring. Ayan. Ayan. So, ayan. Nabasya siya sa ano, fuel kasi hindi ko na-drain yung fuel. So, basically, dapat mapunasan to agad. Importante na hindi to nakababad sa fuel kasi lumulutong to. So, dapat pag naglilinis kayo ng carburetor, is tinatanggal nyo to, hindi nyo binababad. So, hindi ko lang siya na-drain. Ayan. So, ayan.
Ito. Yan, pupunasan lang natin yun siya. So, ito mga boss yung kanilang pagkakaiba. Ayan. 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 So, walang butas dito para sa needle. Ayan. Pero iba yung kanyang ano. Iba yung kanyang shape dito. Ayan. Ayan, so mga boss, hindi ko lang muna siya tatanggalin. Sa next na video ko is lalaruin natin yan. Babaguhin natin yung adjustment and then titingnan natin kung ano yung response ng makina. So ngayon, ang topic muna natin is yung advantages and disadvantages ng dalawang carburetor na to. So, pero gagawa tayo ng video tungkol nga dito. Ayan, kasi madaming may nagre-request nga kung paano nga siya i-adjust. So, yun. Dun sa video na yun, i-share ko sa inyo kung paano natin siya i-adjust. Sa ngayon, focus muna tayo dito. So, dito sa ating needle valve, yung shape niya ay para siyang ano, cone type. Ayan. So, gradual yung kanyang opening and closing. Ayan. So, sa shape. So, yung ating ano, ito yung ating main jet. Ito yung ating pilot jet. So, yung needle valve, naka ano dito. Nakalagay dyan. So, mapapansin nyo, hindi siya masyadong mahaba. Ayan. Ayan. Kung, ayan. Pantay lang siya. Ayan. Kung ito naman yung titingnan natin, is, wala yung kanyang pilot jet. Ayan. So, nandito yung, so, ayan. Ayan. So, wala siyang butas dito. Ayan. Ang butas niya. So, ito, nakapantay dito. Ayan. 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 So, ayan mga boss. Ayan. So, dito nakalapat yung tube. Ayan, dyan banda. So, ito, pag tinamaan to ng hangin or ng air, is magkakaroon din ng differential pressure dyan. So, ayan. Ayan, dyan siya. Ayan. So, kung ilalagay natin itong needle, ayan. 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 So, yun lang yung needle natin. Ayan. Ayan. So, vacuum operated din to. Ayan. Ayan. Tataas, bababa. Pag nag-open ka ng throttle mo. Ayan. Ayan. Dun sa kanyang pilot jet, may mga butas din. Ayan. Then, dun sa gitna, ayan. Sa pilot jet natin, mayroon din butas. So, ayan. Pag may dumadaan na hangin dyan, ayan. Mayroon din na kikreate dyan na differential pressure. Ayan. May lalabas din na ano dyan. Fuel. Ayan. So, i-compare natin to. Ito. Ayan. Meron siya. Meron din siya. Ang ano lang, wala siyang ano. Wala siyang butas sa gitna. Ayan. So, ang advantage naman nito is kung madaanan siya ng ano, dynamic ano, pressure or yung pasok ng hangin dyan, it provides also additional ano, fuel kasi magkakaroon dyan ng ano, differential pressure. So, yung low pressure ang hahatak, ang magpupull dun sa fuel, dun sa ating fuel chamber. So, unlike dito is
Yun nga. So, ang labas lang ng fuel mo is dito lang sa center ng ating Venturi. Ayan. Ayan. So, kumbaga, ito, hindi niya na ma-maximize yung flow or yung dynamic flow ng air. Dito, dahil sa additional na butas niya, mas na-maximize niya kasi may mga area dyan na magkikreate ng differential pressure. Ayan. So, dito naman, mapapansin nyo meron dyang tube dyan. Ayan. Yung isa is, ayan, walang tube. Ayan. Walang tube dito. So, ang ano naman yan is, pag ano, at pag mainit yung ano, yung ating engine, at full throttle siya, so bababa yung vacuum. So, ito, yung pasok tong hangin, tatamaan yung ating tube na yan, and it will helps also para itaas yung itong ating bulb, needle bulb. Yan. So, ang advantage naman ito mga boss sa pagdating sa maintenance is less yung lilinisin mo, less yung i-check mo. Compare nga dito, obviously, is madami siyang accessories or parts dito sa kanyang automatic choke assembly. So, yun, sa pag, ano, so iisa-isahin nyo itong tanggalin para malinisan nyo. And then, yun nga, isa din sa mga ginagawa ko ngayon is, hindi ko na siya binababad sa gasolina dahil nakikita nyo naman yung dumi na yan. Yan, pag pumasok yan dito sa mga, yan, mga butas na yan, possible na pasukan kasi yan. Kahit nabugahan pa natin ng ano ng air compressor. So may mga maliliit kasi lalo na pag pumasok dun sa mga jets. So ang ginagawa ko, gamit lang ako ng ano, carburetor cleaner. So hindi ko na siya binababad. Ayan. And then pag na-assemble ko na to lahat, saka ko lilinisin yung labas. Ayan, either brake cleaner or carburetor cleaner, para mawala yung mga grease. Ayan.